ang laging binabato sa amin, law is law, law is law. Paulit-ulit, paulit-ulit, hindi ka graduate ng law, huwag ka magsasalita. Eh kayo na nagsasabi sa amin kung graduate kami ng law. Graduate ka din ba ng law? May alam ka ba sa batas? May alam ka ba sa nangyayari ngayon? May alam na panood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon, it's para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabag na batas, bakit ka ipapasara ng isang NTC na pag-aari ng gobyerno? Samantalang may ibang franchise channels, franchise radio station ngayon, I think 7, hindi nila pinasara. Tanging ABS lang ang sinara. Yung 6 na yun, or hindi ko alam kung ano yung tamang number na na-expire na rin yung franchise, nag-ooperate pa rin hanggang ngayon. So, nasaan ang batas? Law is law. Wow. Hindi po ako lang to, pero ito lang yung opinion ko. And hindi po ako graduate ng law. Pero yun po yung alam ko. May nais pang magbahagi? Ako po. Ako po. Ayon po kay, kay nabasa ko lang po ito. Ayon po kay Senator Rex. Sabi niyo yun. Kung may nagawang penalty o pag napag ang ABS-CBN, bakit hindi niyo pagbayaran ng penalty? Diba? Bakit hindi niyo ano? Kasi po kami, wala po kami alam sa batas. Pero ang alam po namin batas, yung pagiging makatao. Kasi sa ang pinag-uusapan po ngayon, kung normal lang po ito na panahon na to na walang pinagdadaanan ng bansa natin, ng COVID-19, walang ganyan. Definitely. Di ba po nagpunta na po tayo sa Senado? Hinarap po ng mga boses, ng mga boss po natin at sinagot lahat ng mga katanungan. Ang hinihintay na lang natin ngayon ang Congress at willing tayong humarap po doon. Sasama kami mga artista para pakita ang suporta. Pero may pinagdadaanan ngayon ang ating bansa. Sabi ko nga, law? Sa mga taong nagbabash namin, law talaga? Eh ang alam namin, dahil hindi kami maalam sa batas, hindi naman kami attorney, wala naman kami, hindi naman kami nagkaroon ng law. Ang alam namin yung law ng pagiging makatao na sana, ang pinupunto lang namin, hindi naman masama yan dahil lalaban kami ng patas dahil alam namin na walang ginawang kasalanan ng aming kumpanya. Ang pinag-uusapan namin, ang sinasabi namin sa inyo na sana naiintindihan nyo, may pinagdadaanan ng ating bansa ngayon. At sana naging makatao man lang sila, sana pinatapos man lang nila ito, at tayo pare-pareho pumunta sa Kongreso. At tignan natin kung ano ang magiging resulta. Ganun lang po. Okay, doon naman, ano ang reaksyon ninyo? Doon sa mga nagsasabing, nagpapaawa tayong lahat, kaya tayo'y lumabas. May nais bang magkomento? Alam mo, boy, gusto kong sagutin yan eh. Hindi naman tayo nagpapaawa. Kahit hindi tayo magpaawa, nakakaawa na talaga tayo. Hindi pa nakakaawa itong nangyari sa atin. At doon sa 11,000 empleyado ng ABS-CBN na sa gitna ng isang pandemya, mawawala ng trabaho. Napakadaling sabihin, makakalipat naman sa kabilang stasyon yan. Hindi ganun kadali yan. Bakit? Pati yung mga kabilang stasyon, magkakat ng cost yan dahil pandemic ito. Pag nawalan ka ng trabaho galing sa ABS-CBN, wala ka talagang trabaho, wala kang malilipatan kung yun ang iniisip ng marami. Halimpapakahit sa pamilya ko, pag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng pataya sa'yo kahit patayin mo pa ako. Binarubal na tayo eh. Tinarantado na tayo eh. Kinuha na yung bahay natin. Sa parinig nyo, kung ano yung nawala sa atin? Kasi kung lahat tayo mananimik, aabusuhin tayo niyan para tayong batang kinutongan. At pagkatapos pag nagkita kayo, ano yung expect mo? Sobrang galit na galit po ako. Anong klaseng tao to? Sa gitna ng pandemya, sa gitna na nangyayari sa ating bansa, naunin nyo pang isipin, ipasara ang ABS-CBN bago kesa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Tapos yung mga tao, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa kayo na nawalan ng trabaho ang 11,000 na tao. O ngayon, kaming 11,000 na tao, anong mangyayari sa amin ngayon? Ngayon, kaming mga artista, paano namin tutulungan ng ilang pamilyang tinutulungan namin at binubuhay namin? Anong sabi ni Harry Roque? Diba? Anong sabi niya? Oh, kumila kayo, dole. Diba? Huwag kayong mag-alala.
bibigyan namin kayo ng ayuda. Eh kung ang buong Pilipinas kayo, hindi nyo masupplyan eh. Pati kami makikidagdag. Kami pong mga artista, ang ABS-CBN, kami po ang mga isa sa mga pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Kami po, may binabayaran po kaming tax taon-taon. Meron po kami binabayaran back every month. Napakalaki ng naitutulong namin bukod sa binabayad namin tax. May serbisyo kaming ibinibigay sa mga tao. Pupunta kami sa ibang bansa para kamustahin ang lahat ng mga OFWs. Bakit dumating ang pagkakataon na ito na kami ang naisip niyong tanggalin? Na sa panahon ngayon, ang ABS-CBN at ang mga artista ang unang, ang isa sa mga tumutulong sa mga tao ngayon. Ano pong malaking problema dun? O ngayon, tatanungin ko kayo, sa lahat ng mga basher, ng mga fans ko, kamusta po kayo? Sa lahat ng mga trolls dyan, kamusta po kayo? Magpapaka-jologs na po ako. Bakit po? Kasi, sabi ko nga, ang mga tao ngayon, sa lahat ng mga taong naninira sa amin, hindi kayo pwedeng labanan o kausapin na mahinahon. Ngayon, kakausapin ko po kayo sa sarili niyong lingwahe. Pasensya na po kayo. Galit na galit ako eh. Galit na galit. Sobra po ako. Ngayon po, ano po ba uunahin natin ngayon? Tanggalin ang kumpanya na tumutulong sa ating kapwa, sa lahat ng mga Pilipino, o yung sugal na pinapasok sa ating bansa? Buti pa yung pogo. Diba ang pinaglalaban nyo? Itong kumpanyang tumutulong sa lahat ng mga tao ngayon, pinasara nyo.